Hi guys, once again, welcome to my YouTube channel. Ayan, nandito naman po tayo sa channel ko. Since na hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay dahil due to the quarantine reason at wala pa akong pasok ngayon. At naisipan ko pong mag-share sa inyo ng content na to para na rin makatulong naman sa may mga edad na at sa may mga problema sa menstruation. Ayan, isipan ko pong i-vlog yung Paragis plant. Kung ano yung mga benefits nila at paano po siya gagawin at paano iinumin at paano po natin i-boiled ang Paragis plant. At i-demonstrate ko po sa inyo this morning para malaman nyo at magkaroon kayo ng idea. Tara guys, samahan nyo ako. Yan po yung Paragis plant guys, nakaraniwan lang natin nakikita sa wild. Ayan. At hindi natin alam na may mga benefits pala siya na nakakagamot ng mga iba't ibang uri ng karamdaman. Ayan guys, para ma-assure ko na malinis yung Paragis plant na gagawin ko today, talagang nagtsaga po akong magtanim niyan para kahit papano malinis yung gagawin natin na Paragis tea. Paragis tea po yung gagawin natin ngayon guys. Ayan po, tinanim ko po sa talaga guys. Ayan guys, actually matagal ko na po talagang naisipan tong content na to. Pero since na wala pa akong time and then ngayon nagkaroon na po ako ng oras para ibahagi sa inyo ang Paragis plant. Ayan. At syempre para naman ma-assure natin na malinis yung Paragis plant na gagamitin natin, nagtanim na po ako guys ng Paragis plant. Hi guys, today i-demonstrate ko sa inyo kung paano ko aanihin yung Paragis plant ko para ilalaga natin at gawin nating tsaa or tea. Ayan. Chika-chika muna tayo guys. Ang na-research ko po talaga about sa Paragis plant is that meron po siyang mga benefits na hindi alam ng karamihang tao. At kasi karamihan kasi, nakikita lang natin siya ligaw na damo or halaman na inaapak-apakan lang natin dyan sa labas. At nung nag-aral po ako ng nursing, dun ko po na-realize na meron pala siyang kagamitan. Hirap makaihi guys, or urine retention. Yung hirap makaihi, may mga irregular yung sa menstruation or sa pag-ihi. Ayan. Maglaga na po kayo nito guys. Libre na, pakalat-kalat lang sa labas. Ayan. I-try nyo po ang Paragis plant. Naman pong Paragis plant guys is can be taken with or without empty stomach. Ayan. So, kailangan pwede kayong hindi kumain sa morning. Mas maganda sa morning. Pwede kayong hindi kumain. Pwede rin uminom kayo nito na kumain muna kayo. Ayan. At ang maganda po sa kanya guys is wala po siyang gaanong side effect or overdose kasi herbal plant po siya. Ayan. Kasi na-research po guys. Bago po i-vlog sa inyo is nire-research ko muna guys. At guys, alam nyo ba ang Paragis plant ay meron pala siyang scientific name. Ang scientific name po niya ay Eleusine Indica. Ayan. Eleusine Indica. Ang hirap ibigkasin guys. So, nung nag-aral pa po ako ng nursing, meron po kaming pinag-aralan doon ng mga scientific name. Pwede, take note guys, sa may mga rayuma, sa may mga arthritis, pwede din po siya. Pwede natin siyang ilaga at inumin. Ayan, sa may mga sugat, pwede rin siyang ilaga at panginis ng sugat guys, tandaan niyo po. Hindi lang po dahon ng bayabas or malunggay ang pwede natin ilaga at panginis sa sugat. Pwede din po ang Paragis plant. Ayan. At marami pala siyang ano guys, maraming tawag ang Paragis plant. Dito sa Pilipinas, ang tawag natin sa kanya is Paragis plant. Dito sa ibang bansa is ghost grass or dog's tails. Yan. Yan po yung tawag sa kanya. At matatagpuan po siya sa Asia, dito sa Asia, sa Africa, at saka sa South Africa lang po natin siya matatagpuan. Ayan. Tandaan nyo yan guys ha. Dito lang sa Asia natin matagpuan at sa South Africa at sa Africa. Ayan. Hindi natin siya gaanong pinapahalagan pero ngayon mahalaga na po siya sa akin kaya naisipan ko po siyang itanim. Kasi marami pala siyang benepisyo or benefits sa ating kalusugan. At maigi din po siyang halaman guys para sa may mga cancer. Kasi ito, isa po siyang halaman na nagpe-prevent ng pag-growth ng mga cancer cells sa inyong katawan. So, which is maganda po talaga. And then, good thing naman po sa kanya, pag meron po kayong mayuma sa mga babae ng mga irregular ang menstruation, pwede po kayong maglaga nito at inumin. Ayan. I-try natin mamaya guys kung ano yung lasa niya, kung ano yung taste niya mamaya sa pagdating sa tea. Kasi nag-curious din ako sa halaman na ito eh. Ta, iba't ibang uri ng karamdaman. Like, arthritis, meron siyang antioxidant, ayan, arthritis, tapos ovarian cyst guys. Ito po yung pwedeng inumin nyo para matunaw yung mga buong dugo or cyst sa ovary nyo. At saka, meron din po siyang anti-cancer. And welcome po guys sa aming Simple na kitchen po. Ayan.
Today po, andito na po yung binunot ko na Ferrari's plant. At mahalaga po guys, hugasan natin mabuti yung ugat or yung roots in English, char. Ayan. Yan na po guys, healthy po siya, napakaganda po yung dahon. Hugasan natin siya guys at iboboil natin siya mamaya. Dito guys, yan nakita nyo, dito natin siya iboboil. Kailangan hugasan natin siya maigi guys para matanggal yung mga dumi-dumi o mga lupa-lupa dito sa roots niya. Ayan. Iboboil natin siya na 10 to 15 minutes guys. Yan na yung ating Ferrari's plant. Ayan na yung pinakaluan natin na Ferrari's plant or Ferrari's tea. Yung finished product guys, kailangan mamaya ipakita natin sa inyo. And then, kailangan guys, huwag yung sobrang boiled ha. Susunod lang po tayo dun sa minutes na binigay na 15 to 10 minutes lang po talaga. This is our finished product guys na Ferrari's tea. So, ang gagawin ko po dyan is palalamigin ko na lang siya and then ilalagay ko sa isang jar or lagayan. Tapos, ilagay ko sa ref para gawin ko na lang po siyang tubig. Ayan. At ito na ang ating Ferrari's tea, guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, sobrang green. Ayan. Yan ang ating iinumin. Now, we were going to taste the Ferrari's tea. Kung ano yung lasa niya, guys. At isi-share ko sa inyo. Wow! Ayan guys. Ito na po. Lasang dahon ng malunggay ang lasa niya guys. Kaya sa mga may edad na or may mga naramdaman na mga irregular ang regla at hirap sa pag-ihi, ayan, pwede po ito para risti. At sa mga may hypertension, ayan, pwede din po ito sa may mayuma at sa may cyst. At pwede rin po siya sa may mga cancer, yung mga po itong Ferrari's tea. Ayan, pakalat-kalat lang po dyan to sa labas guys. Pero kung gusto nyo pong inumin itong malinis, mas maganda itanim nyo po sa bakuran nyo para mas assure kayo na malinis talaga yung herbal na gagamitin nyo na Ferrari's tea. Thanks guys! Please subscribe, comment below, and hit the notification bell para kayo ay updated sa aking mga videos na ipapalabas. Bye-bye!